Ang latest report na lumalabas ngayon ay mukhang nahihirapan ang SMC na magplano ng mga trades dahil dito nga sa nangyayaring mga offer sa Japan. Ang initial plan talaga dito kay Vic Manuel ay mapunta dito sa SMC Group. Pero ngayon, hindi makapag-decide ng SMC kung dadalhin ito sa Magnolia o di kaya ay sa Barangay Ginebra. Noong matrade ito si Vic Manuel sa Northport Batangpier, alam na raw ng mga officials ng Northport na ito ay hindi magtatagal doon. At ang plano, dalhin ito sa Magnolia dahil ang gusto ni Coach Chito Victolero ay pagsamahin ito si Calvin Abueva at si Vic Manuel na naging effective naman nung sila ay magkasama noon sa Alaska Aces. Iyon nga lang, ang problema dito, baka ito si Manuel ay sa Barangay Ginebra daw mapunta dahil ang pinoproblema ngayon ni Alfrancis Chuma at ni RSA ni Ramon Ang ay baka itong si Christian Stan Hardinger o si Japet Aguilar o baka silang dalawa ay tanggapin yung offer sa Japan. At kapag nangyari yan, mawawalan ng big men ang Barangay Ginebra. Kaya baka si Vic Manuel ay doon mapunta. Ang ibig sabihin niyan, kung wala na itong offer sa Japan, itong si Manuel ay diretso na yan dito sa Magnolia Hotshots at baka hindi na nga dumaan doon sa Northport Batangpier. Ang problema kasi ngayon, dahil nag-iintay ang SMC doon sa magiging desisyon ni Japet Aguilar at ni Christian Stan Hardinger, ay napipilitan ngayon si Manuel na mag-stopover muna dito sa Northport Batangpier at doon nila madedetermina kung saan ito mapupunta. Kung ito si Stan Hardinger at si Aguilar ay manatili sa Barangay Ginebra, si Vic Manuel ay dederecho na sa Magnolia Hotshots para makasama si Calvin Abueva. At ang tanong na lang ay kung sino ang ipapalit ng Magnolia sa Northport Batangpier. Pero kung ito si Aguilar at si Stan Hardinger o isa man doon sa dalawa ay magpunta sa Japan, asahan natin na ito si Vic Manuel baka sa Ginebra mapunta yan at kailangan humanap ang Magnolia Hotshots ng ibang big man na makukuha katulad ni Greg Stotter halimbawa. Maraming mga fans ng PBA ang nanghihinayang kung ito si Robert Bolick ay magdesisyon na magpunta sa Japan. Dahil nga marami sa mga teams dyan katulad ng San Miguel Beer ang umaasa sana na ito ay mapupunta sa kanila dahil maganda sana itong kapalit para dito kay Alex Cabagnot na hindi na rin bumabata at madalas na masubject sa mga trade rumors. Kaya ngayon, kung gusto talaga ng San Miguel Beer na makuha ito si Robert Bolick, kinakailangan siguro ay kausapin nila ito muna ngayon habang ito ay hindi pa nagpupunta sa Japan. Ang kontrata ni Bolick sa Northport Batangpier ay mag-e-expire na at ang latest na balita, kinausap na raw niya ang management ng Northport at sinabihan na siya ay magpupunta na sa Japan. Pero kung ang San Miguel Beer ay desidido na kausapin ito si Bolick para makuha nila yung serbisyo, kailangan gawin na nila yan ngayon. Siyempre, ang focus ng San Miguel Beer ay kumuha nga ng isang big man para makatulong dito kay Tautua at kay Fajardo at kay Arwin Santos. Yun nga lang, kailangan huwag din nilang pabayaan yung kanilang backcourt dahil napansin nga natin ito si Alex Cabagnot at ito si Terence Romeo parehong madalas ma-injure at dahil nga hindi nabata ito si Cabagnot, baka kailangan na nilang kumuha ng kapalit. At ang maganda nga sana dyan ay itong ang si Robert Bolick. Ang problema nga lang nga itong Japan kasi biglang pumasok sa eksena at yan ang dahilan kung bakit naapektuhan ng plano ng SMC pati na ng MVP Group. Sa ngayon wala pang official statement ng San Miguel Beer pero syempre asahan natin na hindi yan maglalabas ng official statement dahil ito si Robert Bolick ay nakakontrata sa Northport Batangpier. Pero kung determinado talaga ang SMB na makuha ito si Bolick, magagawa naman siguro nila yan ng paraan dahil kung ito nga si RR Pugoy at si Troy Rosario na malaki ang inoffer ng Japan ay tinanggihan nito at nag-stay sa TNT. Kung gugustuhin talaga ng San Miguel Beer na makuha ito si Bolick, pwede nilang kausapin niya at bigyan ng magandang kontrata at makuha nila via trade mula sa Northport Batangpier. Gaano katotoo ang balita na mukhang hindi na raw masaya ang Northport Batangpier dito sa nangyayari sa kanilang koponan? Noong kasing lumabas yung balita na ito nga si Manuel ay tinrade na ng Phoenix sa Northport, ayon doon sa mga insiders mukhang hindi naman daw natutuwa ang Northport dito sa pagpunta sa kanila dito si Manuel dahil alam daw nila na stopover lang at eventually sa Magnolia Pambansang Manok din yan babagsak o di kaya sa Barangay Ginebra. Pero ngayon, ang problema kasi ng Northport ay kung sino ang ibibigay ng SMC para sa kanila. Of course, ang nawala sa kanila ay itong si Sean Anthony at kahit sabihin pa natin na ito ay hindi nabata at injury prone, ang laki ng naitulong ni Anthony doon sa playoff run ng Northport dito sa nakaraang conference, lalo na doon sa serya nila laban sa San Miguel Beer. Yun nga lang, kung ang ito si Manuel ay hindi magtatagal dito sa Northport at bench player lang ang makukuha nilang kapalit,
Ang lalabas niyan, malaking kawalan nito si Anthony. Kung si Manuel ay mananatili sa Northport, okay na yan, nakapalit ni Sean. Yun nga lang, kung si Manuel ay aalis din at mapupunta sa SMC, malama nga itong si Anthony ay lalabas ng malaking kawalan niyan dito sa Northport Batampier. Pero sigurado naman na alam na ng management, ng coaches, pati na ng mga players kung ano ba talaga ang role ng Northport dito. At dahil nga malapit sila sa SMC para yung Terra Firma at yung Blackwater naman para doon sa MVP group, na yung mga magagaling na players at mga top picks ay napupunta doon sa mga malalaking corporate teams. Kaya sa ngayon siguro, nasa Northport management na yan kung magde-decide kung ano ang gusto talaga nilang mangyari doon sa kanilang team ngayon. So far, wala pa silang official na nire-release na statement. Pwede na lang ito si Vic Manuel na sinabi niya na masaya daw siya na mapunta dito sa Northport Batampier. Pero ang Northport mismo ay wala sinasabi tungkol doon sa pagpunta sa kanila ni Manuel. Dahil nga siguro iniisip nila na hindi rin naman ito magtatagal. At ang iniintindi nila ngayon ay kung may makukuha ba sila ng magandang kapalit para dito. Mukhang kinakailangan ng kausapin ng NLEX Road Warriors ito si Kiefer Ravenna. Dahil ang dumalabas na balita ngayon, mukhang nagugustuhan na ni Ravenna doon sa Japan at baka hindi na ito bumalik dito sa PBA. Doon sa huling game ni Kiefer, ang ganda na kanya ipinakita kung saan naka 27 points at 10 assists siya. At sabihin na nga natin na nagiging parang isa na siyang superstar doon, hindi lamang doon sa mga Pinoy, kung hindi maski na doon sa mga Japanese na nai-impress sa kanyang performance. Bago umalis ito si Ravenna, nagkaroon sila ng agreement ng NLEX na one season lang ang lalaruin ito doon sa Japan, pero after that babalik na dito sa Pilipinas para ipagpatuloy ang paglalaro kay Coach Yeng Giao. Pero ngayon, mukhang non-committal na ito si Kiefer, at kung pagbabasihan natin yung mga latest interview sa kanya, ay mukhang gusto na niyang manatili doon sa Japan. Siyempre, sino nga naman ang hindi magugustuhan doon sa Japan dahil malaki na nga ang sweldo, maganda ang lifestyle at siyempre iba ang buhay mo doon kumpara naman dito sa PBA na hindi ka sigurado kung kailan mag-uumpisa yung conference at siyempre mas maliit ang sweldo. Ganun pa man ito si Ravenna ay ibinigay niya yung kanyang sariling salita dito sa NLEX. Kaya kailangan siguro kausapin ito ng NLEX para i-remind si Kiefer sa ginawa niya. Pero sa ngayon kailangan siguro din mag-isip ng NLEX dahil kung ito si Ravenna talaga ay gusto nang manatili doon sa Japan, dapat siguro mag-prepare na rin ng NLEX doon sa posibilidad na ito nga ay dapat na nilang pakawalan. Dahil kung ikaw naman, bakit mo pipilitin ng isang player na ayaw na maglaro sa iyong koponan na manatili doon? Siyempre, maapektuhan yan yung chemistry ng team mo, kaya dapat siguro kausapin ng NLEX ito si Kiefer at tanungin kung siya ba ay gusto pa talagang bumalik dito sa PBA o kung mananatili na lang sa Japan. Ang problema kasi, kung ito si Kiefer ay mag-decide na wag nang bumalik sa PBA, malaking kawalan yan hindi lang sa NLEX kung hindi sa MVP group. Kaya yan siguro ang pinoproblema ngayon ng management. Shout out kay Scout Ranger, Rico Olarte, Marvin Palarca, Jason Mendoza, Jason Baliton, Edwin Zamora, Rene at Marcia Dineros, Rico Nicanor Factor Family, Claudio Andujar, Darwin Manson, Ostrit Plugs, Alvin Restuba Family, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Lenod Ojiatans, Andrew Anyosa, Luñesa Family, RL Pinoy, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at John Ray Di Malanta, JJ Sibum, Leo Goping Talavera, Santillana Family, Jose Juntilla, Dexter Domer, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.